Kumusta mga chong? So today's video, pag-usapan natin ang Yamaha Aerox 155 at ang bago ng Honda na Click 160. Pero bago yun, please consider subscribing. Pakihit ang like button at pakiring ang bell button para updated ka sa mga video na ating i-upload. Unahin natin si Honda Click 160. Ang Honda Click 160 ay may 4-stroke engine, 4-valve at liquid-cooled. Powered by ESP. Enhanced Smart Power. Mas matibid, mas malakas. Aerox 155 engine. 4-stroke, 4-valve, liquid-cooled, blue core, with BBA. Ito yung turbo nila. More power, less fuel. Meron silang max power na 11.3 kilowatt na may katumbas na 15.4 horsepower. Ang Aerox ay mamimit ito sa 8,000 RPM samantalang ang Click ay 8,500 RPM. Pareha sila ng horsepower, pero magkaiba sila ng max torque. Ang Aerox ay may 13.9 Newton-meter at 6,000 RPM, samantalang ang Click ay may 13.8 Newton-meter at 6,500 RPM, kaya mas madaling makukuha ni Aerox ang power niya. Pagdating naman sa multimeter panel ng Aerox, meron itong display na time, RPM, check engine light, ABS, at mas malaki ang display nito. Mapapansin mo rin na wala itong menu button sa kanyang panel na kung saan nilipat sa handlebar para sa madaling i-access ang kailangan mong information. At maganda rin ito dahil hindi papasukin ng tubig ang iyong panel. Ang multimeter panel naman ng Click ay meron tong display na time, check engine light, ABS, at lahat ng information na kailangan mo sa motor. Meron din itong maliit na display at ang kanyang menu button ay nasa panel din na maaaring maging issue or pagmulan ng moy sa loob ng panel. Ang Aerox ay may tire size na 110/80x14 sa harap at meron itong 140x70x14 sa likod na parehas na tubeless. Ang Click naman ay merong tire size na 100x80x14 sa harap at 120x70x14 sa likod, na kung saan parehas ding tubeless. Sa panahon ngayon, isa ito sa mga importanteng accessories ng motor mo. Siyempre, walang iba ang charger port. So luckily, parehas silang may charger port. Maganda ang charger port ng Honda Click dahil ito ay USB Type, 5 volts, 2.1 amperes, at fast charger. Hindi mo na kailangan bumili ng adapter para makapag-charge ng cellphone. Hindi tulad sa Aerox, kailangan mo pa ng adapter para makagamit mo ang kanyang charger port. Pare silang keyless. Ang sa Click naman ay Honda Smart Key, meron tong answer back at may anti-theft na kung saan hindi maagaw o makukuha ang motor mo. Pagdating naman sa Aerox, meron itong answer back. Ang immobilizer niya ay hindi ganun kaganda. Pagdating naman sa U-Box, malaki ang U-Box ng Aerox dahil ito ay may 26 liters U-Box capacity na kasya ang isang full face helmet at meron ka pang extra space para sa iyong mga bagahe. Ang Click naman ay may 18 liter U-Box capacity na pwedeng kasya ang half face at ilang gamit mo sa U-Box. Parehas din ang Click at Aerox pagdating sa fuel capacity na merong 5.5 fuel capacity na kung saan malayo na rin ang mararating nito. Pagdating sa safety, hindi pa puhuli ang Aerox at ang Click dahil parehas silang may single channel ABS front only. Pero ang Click, ang kanyang rear brakes ay disc brake samantalang ang Aerox ay drum brake. Pagdating naman sa seat height, mataas ang Aerox dahil ito ay meron 790mm samantalang ang Click ay meron lamang 778mm. Kung ikaw ay medyo maliit at hindi katangkaran, mahihirapan ka sa Aerox. Pero mas komportable ka sa Click. Mas mabigat ang Aerox kumpara sa Click dahil ang Aerox ay may 124kg kumpara sa Click na may 117kg. At ang maganda nito, mas stable, mas mabigat. Mas mahaba at mas malaki rin si Aerox kumpara kay Click. Dahil si Aerox ay may habang 1,980, may lapad na 700, at may taas na 1,150mm. Samantalang si Click
ay meron siyang habang 1,929 at meron siyang lapad na 679 at meron siyang taas na 1,088 mm. Ang Aerox at ang Click ay may dalawa ding variant. Pagdating sa Aerox, meron itong non-ABS at ABS variant. Sa Click naman, meron itong ABS type at CBS type. Ito yung combi brake system. So pagdating sa presyo ng Aerox, ang non-ABS ay 112,000 at pagdating naman sa ABS ay 132,000. Ang estimated price naman ng CBS type or combi brake system ay 95,000 pesos, samantalang ang ABS type ay 105,000. Hanggang dito na lang. Salamat sa panunood. Sana nakatulong ang video ito kung saan makapipili mo ang tamang motor para sa iyo. Maraming salamat. Ingat, RS.